Hello mga kaluto. Gagawa tayo ng katsu chicken. So ito, meron tayo dito mga chicken type. Binoneless ko na siya. So in-slice ko ng medyo manipis. Then nilagyan ko ng salt and pepper, then flour. Then yan yung coated ng flour niya. Tapos meron siyang egg. So ito yung itlog. Then iano natin sa breadcrumb. So gagamitin ko ito yung isang kamay ko na to para sa wet, then sa dry yan. Ayan, okay. Press mo lang siya. So ito na mga kaluto, may breaded chicken katsu na tayo pala. So yan. So yun lang, ganun lang, ulitin lang uli natin. Then, lagay mo sa itlog. Ang isa yung breadcrumbs natin, ready. Pasang mo. Ito na. Japanese pang ko pala to yung ano natin. Yan. Sana lang. Then cubic. So saktan-sakta yung itlog kong ginamit. So mga 1.6 kilos itong manok na to. Tapos binibon ko. Then gumamit na ako ng mga limang itlog na medium size. Then ito na guys, ano yun. Breadcrumb. Yan itong mga cubic na ito. Natin. Sakto-sakto. Ito. Ang chicken nugget. Ito breaded. And then, ang ano lang, kung ano, depende sa dami mo na gagawin. Hindi ito. Tatapon ko na yan. Tatapon ko na ano yan para yun ba. Ano? So ito na pala mga kaluto. Nagpainit na ako ng ano, ng mastika. So ito yung lahat ng ano natin, ng breaded chicken. So ginawa ko 1.6 kilos. Then pag-preparate natin. So electric fryer ang ginamit ko kasi mas magandang mag-preparate. Maintain yung init niya. So so ayan, dalawang peraso lang nilagay ko muna. Yan pala mga kaluto, yung pagpiperito na yan, depende sa ano niya, sa size niya. Pwede mo naman kung ano, pwede mo pagka naging brown at muto na, okay na. Tapos kung gusto mo, isang technique na parang makita mo talaga kung lutong-luto na, kumuha ka ng isa, hiwain mo lang. Doon makikita mo yung ano, kung luto na siya. So yun lang. Pag-preparate natin. So dito natin ilalagay yung luto natin. So pwede ka rin kumuha ng tong para pang biling. Ano, haluto ang makikita mo. Pwede mo rin i-serve na ganyan. Hiwa-hiwain mo lang siya, then lagyan mo siya ng atong katsu sauce. Pwede mo nang
gawa ka ng curry sauce. So kung may mabibili na yung Japanese curry, nalalagyan mo lang siya ng tubig at haluin mo lang siya. So kung anong gusto mong vegetable na ilagay, lagyan mo ng potato, lagyan mo ng green peas, pwede. So ito ang gagawin ko lang, chicken katsu lang. So yung ano kasi mahilig yung mga anak ko sa fried chicken, so okay na sa kanila yan. So yung pwede lang lagyan ng ketchup o yung isang ano ko. Yung babae mahilig siya sa katsu curry, so mismo siya na lang gagawa ng curry. So ito pala guys yung ano, itong mga kaluto, ito yung binibili ko, yung ano niya, yung SB Golden Curry na mild lang siya. So ito, yan, may coupon. So makukuha mo yung dalawang ano na ito, marami na, mga ilang servings ano na rin ito, kung lalagyan mo siya ng tubig. So parang medyo malabo pa yung sabihan. So palagi akong ma-stack na yan dito kung pinkish na mag-craving yung anak kong babae. So yan kasi paborito niya talagang Japanese food yung katsu, katsu curry. Ayan, tuloy lang ating pagpiprito. Tapusin ko lang magprito ng isang saraw para hindi ka na mapakabol lang. Ano. So, iyan yung ano, torikatsu. So, pwede mong torikatsu as appetizer. Iwa-iwain mo lang yung lagyan mo ng tongkatsu sauce appetizer na. Then, kung gusto mong yung maging main course, may rice ka lang. Then, ilagay mo sa ibabaw na yan, and then curry sauce. So, kung anong preferred mong curry sauce, pwede kang gumawa ng from the scratch na curry. O pwede kang, kung gusto mong authentic na yung Japanese, so bumili ka lang sa Asian market ng Japanese curry na yun. Na pakulo ka lang ng tubig, then ilagay mo yung curry na concentrated na yun. So, ito na mga kaluto, kung nakikita nyo si golden brown na siya. So, ito tutok natin sa kanya. Yan, no? So, mabilisan lang. Mabilis to gawin. Pwede mo rin ipirito ng ganito. Then, pwede mo ilagay sa freezer portioning, no? Then, pag gusto mo yung serve, defrost mo lang. Then, ano mo pala, pwede mong iprito o pwede mong gamitin yung air fryer. So, ayan, ilagay pa rin natin dalawa. So, ganito lang din na mga kaluto ang gagawin ko. Paulit-ulit ko lang din lulutuin hanggang sa maluto itong lahat ng nagawa ko. And then iba, kung hindi makakain nila, ilalagay ko sa isang container ng by portion. Then pagka gusto nilang kumain, mas mabilis nilang ano, lalo na kayong mga anak mo medyo malilit pa, so mas mabilis ang ano, meron kang maipapakain kagad, kasi lalo na kung magtatrabaho kayong dalawang mag-asawa at magpapalitan lang kayong mag-ship. So ayan guys, yan, ulitin lang natin hanggang sa maging gano'n ang itsura niya, na maging golden brown. And then ito na, meron na tayong breaded chicken, ang tawag natin, o chicken katsu, kung ano ang gusto nyong itawag. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, like and share po mga kaluto. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo at para tayo makatulong. So meron akong pinaplanong isang project na kung makauwi ko ng Pilipinas ay magano tayo ng feeding program, pakainin natin yung mga estudyanteng nasa elementary o yung mga kung sino man ang ano natin na pwede natin paglutuan ng mga pagkain.
tulungan natin. Share natin ang ating mga blessings. Since monetized na ako at kumakaroon ako ng maraming view, kumita ng share natin. So maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong like and share at subscribe sa akin. Hindi lang po ako ang inyong tinulungan at makakatulong tayo sa ibang tao kung ano man, kahit na maliit na bagay lang. So maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na mga video. At kung gusto nyong mapanood ang aking mga ibang video sa YouTube channel, Rod D. Guzman TV. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, mga kaduto at kaibigan.